Magandang oras mga katiets. Nako, ito viral sa Facebook. Inupload ng isa sa ating kababayan. Mga pulis ay nag-treasure hunt na daw. Ito, paano atin nabasahin ang mga comment? Ito, tuloy lang ang hukay. Baka nandyan si Gu, baka fossil yan ni Pastor. Ito, Yamashita Takeshi Castle. Parang naghuhukay na yan ng libingan. Ito, go for the gold. I wanna live. I wanna give. Itong isa, nagmimina. Kilubog. My heart beats goes shalala. Treasure, madam. Baka diyan nakatago si Italiano. Gold diggers, lalim ng heartbeat, treasure hunting. Okay, so atin bigyan ito ng reaction kung bakit nagkaganito na parang naghukay na ito ng ano, ng treasures. Ito ay aking reaction lamang tungkol sa aktibidad na ito sa loob ng GMC castle or cathedral. Of the operations, there's a certain level of secrecy in the operations. Naglabas din ang legal team ng KOJC ng larawan. Malalim na hukay sa basement umano ng GMC building sa KOJC compound. Sabi ni Attorney Torion, gusto niyang kumpirmahin kung si PNP Chief General Romel Marbil ang nag-utos ng paghukay. Sa isa pang video ng KOJC, may mga tunog ng mga drilling equipment at mga tao sa gusali. Sinagot naman ito ng PNP. Okay, ito ngayon ang pinakamalaking kontrobersya sa paghahanap ng bunker ni Kibuloy. Kasi naghuhukay na ang PNP ng nadidetect ng mga kagamitan nila ng mga high-tech. Katulad na lamang ng heartbeat, susundan nila yon. Kung saan yon ay hukay nila, di ba? Pero ang unang ano talaga diyan paraan ay ang paghanap ng entrance, kasi meron talagang entrance yan. Ngayon lumabas itong kontrobersya na nag-treasure hunting na daw ang mga ang PNP sa bundok, sa compound, especially diyan sa may cathedral. Ito ang isa sa mga ebidensya na meron ngang nagaganap na paghukay. Pero hindi tayo tiyak dyan kung treasure ang hinahanap dyan, kasi dyan daw na-detect yung heartbeat. Okay, ang problema sa heartbeat ay palipat-lipat yun eh. Hindi naman pwede ang tao na i-standby lang sa isang lugar kapag naroon siya sa tunnel ay maglalakad talaga yun. Kaya yun ang problema. Ngayon, ginamitan kasi ito ng dito na lumabas ang chismis ng mga Marites at ng mga Ibana. Kasi gumagamit sila ng Proton Elic LB-8. Ito ay kagamitan para sa paghanap ng mga tunnel, ng void space. At hindi lang yan, ginagamit ito sa paghanap ng mga metal na nakabaon. Especially, ginagamit ito sa treasure hunting. Kasi makapag-identify ito ang proton, makapag-identify siya ng precious metal kagaya ng gold. Sa lalim na 40 meters, kaya niyang maabot ang mga ito kapag marami. Okay, ngayon, mayroon kasing chismis na nakakuha itong si Pastor, kaya binili niya ang buong bundok na ito kasi merong treasure sa bundok na ito. At ang treasure ay nandyan sa tuktok ng ibabaw ng bundok na yan, kung saan naka-construct ang katedral at yung kanyang ano, yung kingdom. So diyan na mga portion, diyan na mga lugar estimated na nandyan ang bunker ng hapon. Ngayon, hindi lang yan. Pinaghinalaan din ng mga chismosa at mga Marites at mga Ibana na nakakuha na daw si Kibuloy diyan sa bundok na yan. Dahil sa pag-construct ng kingdom, ay naghukay sila ng mga basement nito.
Nag-hukay sila ng mga underground facilities. Kaya, aksidenteng natamaan daw yun, yung bunker na yun. Kaya, ayon sa mga Marites, ay ibinaon muli ni Pastor Tibuloy dyan mismo, underground sa baba ng katedral. In honor with God, ay ibinaon na dyan ang maraming gold bars na Yamashita treasures. Okay, ngayon, tingnan natin kung ito, layer by layer natin itong hukay. Tingnan natin kung mayroong signs of treasure dito. So, ito. Ito, estimate ko to mga tatlong tao ito. So, tatlong tao na height ito. Halimbawa, isang tao dito. Ganito sila katatangkad eh. And then, meron pang isa dito. And then, pangatlo, tatlong tao pala ito na lalim. So, kung tatlong tao, 2 meters bawat isa, ay meron ng 6 meters ito, plus or minus, na lalim. So, 6 meters na lalim ito. So, hindi pa rin yan ang lalim ng mga pagbaon ng bunker. Kahit na rebarid yan, hindi yan ibabaon ni Kibuloy ng ganyang kababaw. Okay, so ito, nag-ukay pa rin sila dito. Kaya madagdagan ito, 6 meters. Madagdagan ito. Ngayon, tingnan natin sa isang litrato. Dito kayo mabigla sa pangalawang litrato. Ito, anong nakita nyo? Diba, kanina ay ito. Ano itong narito na pinatungan ng isa dyan? Oh? Ito, ano ito? Diba yan ay simento? Anong ginagawa ng simento sa ang lalim yan? Tingin ko nasa 4 meters. At narito pa nga yung iba o natira. Dito yan. So ito, ibig sabihin itong portion dito, ito yung natibag nila. Estimated natin yan kanina na 6. Sabihin natin yan ay 5 meters lang. At nagpatuloy na sila sa baba. Ngayon ito ang pag-usapan natin. Ito ang prueba na meron ngang ibinaon dyan. Ito, anong ginagawa niyan? Ito ay isang concrete slab na ang kapal ay nasa dalawang dangkal. So, dalawang dangkal is 0.40 meters or 40 centimeters. 40 centimeters, halos 2 feet yan na kapal. So, bakit nilagyan to ng concrete seal na area kung walang nakabaon sa baba nito? Ngayon, kung yan naman ay tunnel, dapat makita na yung tunnel, di ba? Ngayon, kung ginaya ni Pastor ang diagram ng hapon sa pagbaon, example, level by level, ito. Halimbawa, narito na sila, ito yung concrete slab na nabuksan. Yan, dito yung tao nakapatong. Halimbawa yan, so ibig sabihin yan, ang kasunod niya na level ay puro lupa yan. Ito. Okay, kulayan natin ng brown ang mga lupa. So itong kasunod, hindi kagad ito ginto kapag ginaya ni Kibuloy ang pattern ng hapon. So ito'y dagdagan pa yan ng 2 meters. So, galing dyan sa slab. Okay, kung ito yung slab, okay, galing dyan, ay magdagdag ng lalim. Ito ang karamihan na ng hapon, 2 meters. Bago gagawa sila ng isa na namang layer. So, after 2 meters, meron na naman silang makita dito. Kung hindi yan concrete slab, pero sa panahon ni Kibuloy o ngayon, ay konkreto talaga ito. Kaya pwedeng concrete na naman ang matagpuan nila sa 2 meters or 3 meters galing sa unang konkreto na slab. Yan ay mga tinatawag na concrete seal sa hapon. At kung malagpasan yan, kung makita na ito na concrete slab,
ibig sabihin, pangalawang silyo na yan, ibig sabihin ay malaking halaga talaga ang nandyan kasi dalawang hinarang na konkreto. So ito, another 2 meters galing dyan, so plus 2 meters, ay sigurado na ako na narito, malapit na. Kasi hindi naman pwedeng tatlong layer pang gagawin mo dyan na concrete slab. Grabe naman, di ba? Paglagyan mo pa yan dyan ng isa pang concrete slab, ay kahit ikaw, mahirapan ka na sa pagkuha niyan. Kahit si Kibuloy, mahirapan sa pag-retrieve. Pero ito yung mga tinatawag na reburied treasures. Reburied, ibinaon muli ng nakakuha. Sa kasong ito, ang nakakuha ay si Kibuloy. Pwedeng ganyan, ito yung isang conspiracy theory ito na meron ngang mga ginto si Kibuloy at nakakuha siya dyan kasi binili niya ang buong bundok na yan sa mga bagubo. At ayon sa mga report ay napatay nga yung leader ng bagubo dahil sa pagbili dyan. At iwan kung sinong bumaril doon. Basta't nabili ito ni Kibuloy sa murang halaga ang buong bundok. 30 hectares daw yan. Kaya sigurado sa 30 hectares ay meron talagang treasure ng hapon. Kasi mataas yan na bundok at hindi lang maliit na halaga, kundi meron ngang bunker dyan. Kaya binili talaga yan ni Kibuloy dahil sa yun. At ang paraan para hindi mahalata na nag-treasure hunt siya ay ang pagtayo ng kingdom. Ngayon, baka unang itinayo yung katedral. At sa paghukay sa katedral ng mga basement o ng foundation ng katedral, baka doon natamaan ang bunker. At ang kinita doon, o sabihin natin kalahati doon sa nabinta, ay pinatayo nila ng kingdom. Di ba kayo nagtaka? Grabe naman sobrang yaman ni Kibuloy. Merong sariling jet plane, merong apat na mansyon sa Canada. Sa Davao, ang gastos dyan sa kingdom na yan ay bilyon-bilyon dahil merong mga underground facilities na pagagastos. Kaya hindi pwedeng galing lang sa mga tao ang kanyang kayamanan. Siya ay nakakuha din ng Yamashita treasures. Kasi treasure hunter din yan si Kibuloy dahil isang pastor. Mga pastor mahilig sa treasure hunt. Okay, meron akong mga tatlong kaibigan na pastor, lahat yan mahilig sa treasure hunt. Kaya kahit hindi na mag-treasure hunt si Kibuloy, kasi hinukay niya yung tuktok ng bundok para magtayo ng mga structure, siguradong makatama siya doon. Kaya yung kingdom, yan kasi yung pinagamalaki sa Mindanao or entire Philippines na dome na parang gymnasium at high tech, bilyon-bilyon ang gasto dyan. Kaya pwedeng ang ginasto dyan ay hindi lang yung abuloy ng mga tao kundi yung nakuwang treasures. Kaya pasintabi lang sa ating mga itong teorya lang to ha. Baka nga na dyan din yung pinupunteriya ng mga PNP. Baka lang yan ha, akaaka lang ito at hindi tayo sure. So kayo na lang ang mga katiyats, kung tama ako o nagkamali, pasensya na. So comment nyo lang sa atin section down below. Okay, so hanggang dito na lamang ako. Hanggang sa muli, atin lang abangan ang balita dyan na karugtong. Kung meron ba talagang nakukuha, di ba? Ako'y magpaalam na. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat. God bless the Philippines. Paalam.